namin dito. Yung mga tirahan personal. Tapos angulo mo sa akin tungkol sa pabango. Tangina ang yabang. O sige na, sabihin nyo, nagnakaw ng pabango pero wala akong balak magpabango ng pangalan. Kasi nasabi nyo na, anlak ko daw, wala na daw. Isabi mo nga nung kay Goryo, kasi sinyo, walang size small. Naninira ka pa ng negosyo. Tapos may tinda ka pang gold. Kinakalaban mo pati si Boss Toyo. Kasi sinasabi mo kay Don Pau, tangina, wala yung tsansa. Ano muntik ko na ma-rib si Don Pau? Tanga kaming dalawa yun ni Damsa. Yo, check. Congrats! Champion ng sunugan dahil sa konsensya ng mga judges. Sabi niya kay Zaki, kapag sa laban namin to, si Zaki pa rin yung nanalo, iyakan na putang ina, magpo-post talaga ako. Guilt-tripping para makuha yung simpatsya ng mga hurado. Si Luni, ginawang hostage para makuha yung kamit, para makamit yung gusto niyang panalo. Yung resulta, 4-3. Halatang yung isang boto doon ay pinilit. Paano hindi ibibigay yung gusto? E may nakatutok na pistol sa gilid. Isa si Enigma sa bumoto sa'yo. Sapat na yung patunay na pinaghatian niyo yung 200K para pang grand prize dito sa isa buhay. Pang grand prize dito sa isa buhay. Ikaw ang dahilan kung ba't yung judges sa sunugan may dala ng notebook. Tangina ang gara. Mukha tuloy tangang nagmo-module doon si Abra, pero maiba tayo. Nag-choke lang daw sa akin si Poison, kaya natalo siya. Eh bakit ito nag-choke na kay Castillo, pero nanalo pa? Nung nakalimot, gumaganto-ganto pa yung kamay nito. Ulul mukha kang nag-iinimi ni Maini mo. 43 seconds kang nag-stumble doon sa sinasabi. 43 seconds kang nag-stumble doon sa sinasabi na lang knockout round. Paalala lang ha, tournament to. Paalala lang ha, tournament to. Saan nyo binase sa palakpak ng crowd? Enigma, question. Di ba nyo nag-choke si Slack 1 sa round 3? Kay Plaridel, binawi nyo yung panalo niya sa video. E ba't ito nag-choke din naman nung round 3 pero hindi nyo binawi yung panalo niya kay Castillo? Ah, may hatihan nga pala sa 100K. Kaya yung reklamo na udlot, sabi ni Castillo, Koy, bigyan mo ako ng 50K, titira ako sa bundok. Zombies are coming, Koy. Tapos ako pa yung sasabihan yung bias, ha? Ito nga, hindi na dapat. Zombies are coming, Koy. Tapos ako pa yung sasabihan yung bias, ha? Ito nga, hindi na dapat, pero putang ina, nakapag-finals pa. Sinabihan mo si Goryo. Sinabihan mo si Goryo na 10 taon na siya sa eksena. Baka hindi lang talaga para sa kanya to. Pero sa'yo na din mismo nang galing na pang-apat na isa buhay mo na to. Hindi ka ba marunong makiramdam? Si Apex nga tinigilan yan, ikaw tinuloy-tuloy mo naman. Si Apex nga tinigilan yan, ikaw tinuloy-tuloy mo naman. Putang ina. Pagkatalo, sumali. Ang ina yung lag. Tatapusin ko to. Pagkatalo, sumali ulit. Ang bilis rumesponda. Akala ko ba isa buhay? Eh bakit nagre-respond ka? Putang inan to, nag-buyback. Putang inan to, nag-buyback. Desperado sa title yan. Kaya pa yan, Lods. Late game pa, item lang. First round ng isa buhay. Ikaw lang mag-isang bumoto kay Zaito, pare. Kayo na nga 3GS ang kasali, gusto nyo pa akong isabotahe. Tsaka anong sinasabi nyo na dagdag gasolina? Nung si Luni, hindi rin ako binoto. So dapat ba manghinayang ako? Pasensya na, Lunsa, pero wala akong dapat patunayan sa'yo. Tapusin na lang natin. GL! Nung sinabi mo mag-Royal Rumble lahat ng champion, ako nanalo doon, umamin ka. Magta-time travel ka na lang kasi putang ina ulyanin pa.
Pero 90% ng judges, audience, MCs dito, puro lalaki. So, kita nyo na, wala akong kalaban-laban. Siyempre, ba't nakakayang mag-champion ng isang babaeng katulad ko? E di lalo kayong nasapawan. Sige, kasi lalo kayong nasapawan. Champion ng babaeng katulad ko, e di lalo kayong nasapawan. Siyempre, yung kapwa nyo lalaki, iboboto nyo. Pues wala akong pakialam. Ni minsan pagkababae ko, hindi ko ginawa yan na dahilan. Mapababae man o lalaki, di yan dapat maging basihan. Ang tunay na gender equality ay hindi ginagamit ng kasarian. Flip top, Kuya Kebs versus Luxuria, maging isa laban na yun. Tanginan to masyadong pabita. Imbis na ako yung kalabang, binadibag yung camera, gago. Tangina mo, tanga! Tanginan to. Sino nakapanood sa kanila ng laban nila ni Akata? Napanood niyo yun, yung nangyari sa laban nila ni Akata. Pagkatapos nun, kinumpronta niya yung bouncer. Sabi niya, ba't di niyo naman inawat, kuya? Para yatang nakakagago. Sabi ng bouncer, alam namin kaya mo yan, Lux. Dati tayong magkatrabaho. Pero joking aside, nung may magsusuntukan, inawat. Yung sexual harassment, tinawan-tawanan lang. Inapiram pa ni Apex yung bouncer dahil hindi niya hinadlangan. Pinagpasalamat niya pa yan kay Akata at Sunugan. Ganda daw nung kinalabasan. Kahit aware ka sa fact na binayaran ka lang para gawing katatawanan. Kulang pa ba para matauhan ka? O sige, dagdagan pa natin, Raya. Kinuha ka sa movie pero pangalan mo Jambalaya. Diba? Para may malait yung karakter ni Abra, ikaw ang siyang pinain. Imposible hindi ka nag-research kung ano yung meaning niyan, men. Isang matabang babaeng, pinangalan sa pagkain, oo, para sa respeto, nagawa mong sikmurain. Men, ginagawang laughing stock nila loons pagkatapos sumindi. Beggars can't be choosers. Lunok pride para sa opportunity. Tignan mo sa aming POV. Katotohanan you will see. Nang manliit ka sa idol mo, parang Statue of Unity. Kaya congrats, Lux. Hindi sapat yung ginawa mo para makuha yung boto ko. Pero alam kong sapat na motivation to para sa finals. Patunayan mong mali ako. Ano to, Lunes? Para yung bata mo abangan? Sa akin, nung season 1 sa Sunugan, di nyo pa rin ba natatandaan? Putang ina, di nyo ako madadaan sa ganyan! Yung pinapatumba nyo ng pilit ang ina malapalos. Dahil sa maling hirit, sabay kayong mag-a-adyos. Huwag mo sanang isiping patama to't isang pababastos. Sadyang nasa likod ka lang ng bata mo't yung bala ko tumagos. Ano? Dahil sa pagiging single mom, yung asawa ni M-Sight, tinawag niyang babaeng pinagpasapasahan. Yung asawa ni K-Ram, tinawag niyang babaeng walang delikadesa. O teka, iyaan mo akong magpaalala. After kitang ibadibag dati, nakipag-break sa'yo yung battle rapper mong jowa na si Paolo. After nun, full of failed relationship. Mga kasama mo pabago-bago. Mapay may label o wala kaya kung ipasok dun sa kwarto. Then you're talking about delikadesa, ilang burat na chinupa mo? Damn! Nakailang boyfriend ka na, Lux. Ang kaibahan, yung anakan ka sa isip nila alanganin. Sino ba naman kasing di kakabahan? Mukha kang manganganak ng anim. Yung pagiging single man, binigyan ng bagong definition, putamen, hindi yan biro. Di ba galing ka sa broken family at single man din yung nagpalaki sa'yo mismo? So isa din siyang babaeng walang delikadesa at pinagpasapasahan ng konsino. Oh, binili ko lang yung prinsipyo, total ikaw na mismo yung resibo. Tanginan to, naghahanap ng sugat sa ibang babae pero siya yung madalas na madapa. Para ma-boost yung confidence, ibang dibdib kinakapa. Pride ng kababaihan sa liga, eto ba nagdadala? O, yung nag-angat ng bandera nyo, siya din pala magbababa, putang ina! Ang totoo, inggit ka lang. Kasi may tumatanggap sa kanila habang ikaw mag-isa ka pa rin hanggang ngayon. Masakit sa yung makakita ng babaeng nasa maayos na relasyon. Pansin nyo ba? Kada bate, lagi niyang kinukumpara yung GF niya sa, yung sarili niya sa GF at asawa ng kalaban. Nakesyo siya daw ay strong, independent woman habang yung asawa niyo tigahawak ng basahan. Pero on the other side, meron silang asawang kumakayod para mabigay yung gusto nila at pangangailangan. At yun yung klase ng bigaya na kahit minsan hindi mo mararanasan.
maganda ako sa mga asawa niyo at mas malaki yung suso ko. Ulul, kung walang lalaking magtatangkang lagyan niya ng gatas, walang ibang pakinabang yung suso mo. Walang mag-aalaga, tatanda ka ng dalaga, di ka makakarinig ng bata, natatawagin ka na mama, mandadamay ng anak, mambabastos pa ng asawa. Ulul, wala kang karapatang pag-usapan yung mga bagay na wala ka, putang ina ka. Ano, judges? Ha? Puntusan pa din ba? Huwag niyo akong bilangan ng suntok kung plano ko patayin ka. Kanina pa to nakatimbuang, di na kailangan pambugbugin. At matatapos to sa anumang paraan ko gustuhin. Kung yung tamod ni Luni kayang-kaya mong supsupuin, pwes lahat ng pinotoko hindi mo kayang lunukin.